Muli namang bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang tanghali. Sa bahagi ng Visayas Avenue sa Quezon City ay nagkaroon ng gutter deep na pagbaha dahil sa lakas ng pag-ulan. Ilang bata ang sinamantalang pagkakataong maligo sa ulan. Umapaw naman ang mga kanal sa Quezon Memorial Circle na nagdulot ng bahagyang pagbaha. Bumuhos din ang malakas na ulan mula kagabi hanggang kaninang madaling araw. Ayon sa PAGASA, dahil pa rin ito sa habagat na pinalalakas pa rin ng bagyong Dindo o Lion Rock na nasa labas na ng PAR. Sa puntong ito, makakausap po natin si Ginong Nathaniel Cruz, si Mang Tani, ang GMA resident meteorologist. Mang Tani, magandang hapon po sa inyo. Ay, magandang hapon, Jiggy. Apo, itong mga pag-ulan po ba ay magtutuloy-tuloy itong buong week po, Mang Tani? Well, yan ang inaasahan natin, pero hindi dito sa Metro Manila, Jiggy. Dahil yung hanging habagat natin ay nakakaapekto lalong-lalo na dito sa may central at northern Luzon, yan yung western section. Dito sa Metro Manila, may mga pag-ulan pa rin pero unti-unti habang wala para yung nakikitang bagyo na muling magpapalakas ng habagat, ay unti-unti magiging mas madalang na yung pag-ulan at kahit pa paano, meron pa rin malalakas pero yung aerial extent niya ay hindi na rin ganun kalawak, Jiggy, dito sa Metro Manila at sa southern Luzon. Pero yung mga probinsya ng Ilocos, dito sa may Bataan, Zambales, at ilang bahagi ng Cordillera, Jiggy, dapat maging IM ready pa rin yung mga kapuso natin dahil apektado pa rin sila ng habagat, Jiggy. Apo, Mang Tani, sa monitoring po nyo, gaano karaming ulan ang maaring dalhin pa nitong habagat sa mga areas po na binanggit nyo? Ah, hanggang ano pa rin dyan, Jiggy, marami pa rin yan. Hanggang heavy, kumisan makakaranas pa rin, lalo na yung Ilocos Region, Bataan at Zambales. Pero yun nga, habang hindi ganun nakalakas yung ating hanging habagat na pansamantala lamang yan, asahan natin na yung frequency ng malalakas na hangin, na malalakas na ulan ay medyo mababawasan. Pero dahil ang pag-ulan na yan ay halos tuloy-tuloy kahit na medyo mahihina, yung banta ng flash flood sa mga mabababang lugar, yung banta ng landslide dun sa mga bulubundoking lugar ay patuloy na pinapaalala ng PAGASA. Kaya kahit na banggitin natin dito na medyo mahina na yung ulan, pero yung flash flood at landslide patuloy na pinag-iingat yung ating mga kapuso, Jiggy. Apo, bilang panghuli ho, paalala nyo sa mga kababayan natin. Oh yes, mga kapuso, maging IM ready pa rin po, lalong-lalo na ang Ilocos Region, yung Bataan, Zambales area at ilang bahagi ng Cordillera hanggang dyan sa may extreme northern Luzon. Patuloy pa rin pong umiihip yung habagat kahit na yung bagyong Dindo o may international name na Lion Rock ay nakalabas na ng PAR noon pang Sabado o Linggo. Pero patuloy pa rin pong umiihip yung hanging habagat at habang nagbabantay tayo dahil sa mga susunod na araw wala tayong nakikita na posibleng pumasok na bagyo, ay asahan pa rin po natin na magbibigay pa rin ng mga pag-ulan ang hanging habagat niya sa may northern at western sections of northern and central Luzon. Dito sa Metro Manila, mga kapuso, may mga pag-ulan pa rin pero hindi na po kasing dalas nung naranasan natin itong weekend at maging sa ibang bahagi ng southern Luzon. At yung mga kapuso naman natin dyan sa Visayas at Mindanao ay asahan nila mas maaliwalas ang panahon sa umaga pero may mga pag-ulan dulot ng local thunderstorm dyan sa hapon at posibleng malakas yan lalo na sa may ilang bahagi ng Mindanao. Kaya ngayon po ay tag-ulan pa rin, pansamantala lamang po yung paghina ng hanging habagat. Kaya dapat huwag tayong magpakampante, manatiling IM ready dahil hanggang Setyembre po ang epekto ng hanging habagat dito sa ating bansa. Marami pong salamat sa Ginoo Nathaniel Cruz, resident GMA meteorologist. Marami pong salamat, Mang Tani.